Hello guys, this is Alberto Torres and you're watching PBA Draft on TV. Welcome back po mga ka-draft room. Tuwing nagkaka-draft ay may mga aplikante na di nag-e-expect na ma-draft ng mataas. Dahil alam naman natin na halos sure na mapipick ng maaga ang mga kilalang collegiate stars. So kahit mapick lang sa mga late rounds ay malaking bagay na para lang makapag-tryout sa team at ipakita na deserve nila ng spot sa lineup. Isang magandang halimbawa dito ay si Daniel De Guzman na halos di kilala ng karamihan pero nakapasok siya sa lineup kumpara sa ibang aplikante last draft na mas kilala. Talagang sipag ang naging puhunan. Ganyan din ang gustong tahakin ng ating featured player ngayon. Siya po ay ang 6-foot guard na si Alberto Torres. Sa Italy ay walang varsity. More on basketball clubs lang. So 13 pa lang si Alberto ay nakapaglaro na siya sa mga Italian leagues. Ang unang Italian club niya na nasalian ay ang San Carlo Basketball. At noong 2014 ay tinulungan niya ito makapag-champion sa interregional ng Italy. After nito ay nag-transfer siya sa Corsico Basket at nakarating naman sila sa playoffs. After nito ay nag-decide na si Alberto pumunta sa Pilipinas at sumali siya sa PBA D-League Draft. Na-pick siya ng ama sa 17th round, ngunit di siya nasama sa lineup nito. Kaya't bumalik uli si Alberto sa Italy at naglaro naman sa Canottieri Milano. Pumasok din sila sa playoffs dito. Ang laro ni Alberto ay may kukumpara ko sa former Alaska Aces na si Brandon Cablay. High-flying combo guard na may decent shot creating skills. Kahit sa mga PBA teams this draft ay dapat i-scout maigi ang mga unknown players gaya ni Alberto dahil yung mga ganitong applicant na di pinapansin ang kadalasang nagiging steal of the draft. Hanggang sa susunod na lang mga ka-draft room!